Hi, my name is Jay. Welcome po muli sa Jay and Jane Photography. This time, we're going to unbox the biggest box ever so far. Ito ay ang Norton 1100 Watt Generator. Ano naman ang kinalaman ng generator sa photography? Well, kung naghahanap kayo ng affordable at portable generator na pwede ninyong gamitin sa pangmatagalang photoshoot, pwede po yan. So, later during this video, malalaman natin kung gaano siya ka-practical at kadaling gamitin outdoors. So, tignan muna natin ang kanyang mga specifications bago natin buksan itong box na to. It's the Norton Digital Inventor. I'm not the inventor, ha? Norton Digital Inverter Gasoline Generator, model PG1100 or 1100 watts. Ito ay nagkakahalaga ng 6,820 pesos. Nakuha namin siya at a discount noong 11/11. It was only around 500 sana, no? It was only around, yung discounted price ay below 6,000 pesos lang, including shipping. So, malaking tipid siya kung 11/11 yung nakakinuha. Pero 11/17 na kasi. So, 6,820 ang kanyang halaga plus 215 shipping. I suppose it's within Metro Manila. So, around 7,000 mahigit niya siyang babayaran kapag umorder kayo sa Lazada. Okay, tingnan natin yung kanyang basic specifications muna. They claim to have 100% copper winding, 6 months warranty upon normal use and condition, guaranteed brand new, of course, available and ready to ship. Yes, it took 6 days kasi bumagyo. Kung o-order pa lang kayo ngayon, maaaring mas mabilis kasi tapos na yung bagyuhan. Hopefully, wala nang kasunod. Technical data, genset model PGI 1100, rated frequency 60Hz, rated voltage 230, current 4.34 amperes, rated speed 2800 to 3400 RPM, rated output 1000 watts, maximum output 1100 watts. Okay, so kung gagamit kayo dito ng mga normal na appliances, kung hindi naman lahat sabay-sabay, mga electric fan, siguro mga dalawa-tatlong electric fan, more than 100 watts lang yun. Tapos meron kayong computer, around the maximum 600 watts per computer, huwag nang magdadalawa o tatlong computer. Hindi na siguradong kakayanin yun. Yung maliliit na power supply kasi ng computer, 300 yung minimum eh. 300 watts going up to 650, 750, mga medyo mid-range yan. So, isang computer kaya niya plus electric fan, konting ilaw, siguro tama na yun. I wouldn't recommend this for air conditioning, maaaring sunugin siya. Kahit 1/2 horsepower pa yan, hindi natin dapat minamaximum yung wattage. So, maaaring hindi siya tumagal kapag ganun. One-cylinder, two-stroke engine. So, ito yung klase ng engine na maghahalo ka ng langis at gas. So, kailangan sakto yung halo mo para tumagal yung buhay ng makina. Fuel capacity, 2 liters. Fuel type, mixture fuel of gasoline and two-stroke oil. Mixing ratio, 50:1. Okay, continuous running time, 4 to 6 hours at rated output. Can be extended up to 12 hours depending on load. So, kung konti lang yung mga isasaksak nyo, pwede siyang tumagal ng 12 hours according to this. Okay. Hinihila siya para i-start. Starting system is recoil starter. Okay. Packing size, I suppose millimeters to. 334 by 262 by 330. Pwede na natin siyang i-unbox. Yeah. Fast forward na lang natin to dahil medyo well-packaged siya. Ayan, as you can see, makapal yung packaging. Napaka-secure. Okay, ito yung manual. Automatic yan. Automatic, may manual. Oh, sila yun. Hindi rin automatic yung pagkahila. Okay. Medyo magaang pakinggan yung 12 kilograms kasi bumibili naman kami ng 10 kilo, 12 kilo na bigas na bubuhat ko naman. Pero parang ang bigat niya. Ito yung ibang laman ng package. Nandito yung handle. Mga standard tools, merong screwdriver, merong pamihit ng spark plug.
yung takip ng gasolina. And itong clamp. Tsaka itong plug. Okay. Okay, so ito na siya. Kakabit pa yung handle sa ibabaw. Dalawang tornilyo lang yan. So, madali lang. Since ilang beses ko na rin niscan yung manual, hindi ko rin makita kung paano ilagay yung handle. Papakita ko na sa inyo. Meron dalawang rubber na nandun sa plastic. So, itong rubber washing na to, lagay lang dito sa butas na to. Yan, then handle goes on top. Then may dalawang maliit na washer na metal. Pwede nyo ilagay yan sa ibabaw ng handle bago ilagay yung screw. So ito yung screw, one for each hole, magkabilang side. Okay, pwede na rin isuot muna. Yan, basic lang naman siya. Siguro hindi na sinama sa manual kasi basic. Pero paano kung hindi kayo sanay sa ganyan? So at least you have an idea para saan yung mga washer na yan para sa handle. Okay, gamitin yung provided na screwdriver kasama sa package. Just make sure na secure siya bago buhatin. Fuel cap. Plug. Test certificate. Nagtataka lang ako bakit 125 volts yung nakalagay dito. Dapat 222 eh. Pero ito naman yung specifications niya, meron siyang 220 volts. 220 volt AC output, 12 volts, 3 amperes na DC pang charge siya ng battery. Maximum output, 1,100 watts. Ito yung cap na lalagyan ng langis. Gusto ko makita kung may laman eh. Kaya lang may filter siya. Try kong tanggalin muna. Dry yung tanke, so hindi pa natin siya matetesting. So kailangan talagang bumili ng gas bukas at maghalo. As I said, during the later part of this video, makikita nyo yung real world test. So magsisimulate kami ng outdoor photoshoot na dito lang namin sasaksak lahat ng ilaw. Yeah. Kasi kung hindi pa naman battery operated ang lahat ng equipment nyo, napaka-helpful ang generator. Kung may sasakay naman kayo, mag-outdoor photoshoot. Yeah. Mas maganda yung meron kayong power source. Malalaman natin yan sa ating tests. Oras nang paanda rin siya at testingin. Medyo malaki yung ginaang niya nung nailagay na yung handle. So kailangan natin ng 3 takal na 2T oil kada full tank or 2 liters ng gas. Okay, sa generator na tayo kumukuha ng power sa computer. So, tatapusin ko nang i-edit tong video na to. Kapag walang naging problema, wala kayong makikitang mga captions sa editing. In case mag-shutdown yung generator at hindi ko matapos yung trabaho, I will let you know. Meron siyang noise na lumalabas sa speaker. Para makasiguro kung sa generator siya galing, ililipat ko muna ulit sa AC power.
Okay, mukhang sa generator nga galing. So, hindi siya pure sine wave. Yung naririnig niyong noise ay galing sa inverter niya. Okay, so far, is this your generator of choice? Please let us know in your comment below. Comment yes if you're going to get this one and open the link below. Before we go, sana i-check nyo yung mga cards dito kung kailangan ninyo ng mga photography tutorials. Meron kaming playlist na pwede ninyong panoorin. At maaaring matuto kayo ng mga basic photography at mga quick tips dito lang sa J&J Photography. See you next time! Bye!